Nako. Basically, Matilda lang yung nabago dito. Mm-hmm. On their side. Kasi nakuha nila to nung game number one eh. Kasi ano yun eh, Matilda kasi most of the time kapag nasa red side ka, hindi mawawala yan sa ano eh, sa double pick mo na ano eh, na opportunity. So tinanggal kaagad ng Omega na rin to because of the power na meron sa ano, na pwedeng mag-play aggressive kaagad yung composition ng team ninyo. Pero ang Omega naman, since they are the blue, sinecure kaagad nila yung isa sa mga sobrang komportable na heroes dito ni Kelra na pwede rin gamitin dito ni Ryzen. I think Ryzen is, or Paquito is also one of the top rank na meron si Ryzen. Again, ano to eh, kumbaga, marami siyang mga hero na nasa top global. So I think this is also a very good opportunity for Omega to play along with the draft. I-conceal nila kung ano yung main play style. Pero sasagot naman ng Bren Esports, Carl TZ na Nathan, men. Nakita natin to before. And siguro, magsisecure pa siya ng isa pang hero na pwedeng kumontra against the Paquito. Kaso, kukura muna sila. But then again, TDZ, pwede pa rin natin siyang makita kay Rebo na Nathan, mm-hmm, or pwede din kay View. So, open dito yung pick na isang Nathan for the side of Bren. OMG! Sila naman ang kumuha ng Eve this time. And alam naman natin na ito ay paboritong, isa sa mga paboritong hero or madalas si ginagamit ni Tito Max. Plus, OMG! Ngayon lang lumabas yung Ling. Ngayon lang lumabas yung Ling. Nako, so ano to? Kelra, Ryzen, Ling, tas eto Max. Ang dami nilang AOE. Pati maganda rin yung early game nila kung tutusin. Oh. So, pwede sila mag-super aggressive. Kumbaga, kasi yung Void Blast na rin kasi may binibigay na movement speed. Oh. Eh. So, pwedeng silang maghabol-habol, humabol ng humabol, play aggressive. At lalo kapag nakakuha ng Ice Queen 1-2 sa Eto Max, mas lalong tataas yung power spikes nila. Renzo, Pacquiao din, syempre. Makita natin mula sa Mega. Bren Esports, kailangan nila ng isa pang catch. Pero mukhang ang kanilang composition, gagawin ulit nilang 4 protect 1. Ito naman kasi din yung standard na picks para sa Bren. And nice ban mula sa Bren Esports, ang Angela. Syempre, magandang combo yan sa isang Ling. And I think yung Omega, ang gagawin na lang nila, hanap din sila ng isang parang fast tempo na gold laner para kay Kelra. Pero syempre, hindi rin naman pwedeng magbigay ang Bren Esports ng isang Alice. Kasi no matter what happens, pag binigyan mo ng Alice ang Omega, alam na lang gagawin nila. Mm-hmm. But kung tatanggalin man ng Bren Esports yung Alice, meron pa rin ano eh, meron pa rin Kelra Paquito eh. Oo, pati tingin ko kailangan din nilang tanggalin yung Lunox dito sa Bren, against Omega. So, kasi kulang pa sila ng magic damage eh. Pati ang laking bagay kapag nakuha ng Omega yung Lunox. Ang dali nilang i-burst yung front lines ng Bren Esports. Tama ka dun, TDZ. Lunox ang pinakahahabulin dito ng Omega. Unless ang Bren Esports ay kukunin nila yan sa kanilang fourth pick. There is this thing about Omega na ang hirap labahan pag si Kelra. Na dumakating tayo sa point bigla na kung ano-ano nilang pinipili ni Kelra dito, Alice, Mapalunok, kung ano-ano eh, pwede talaga sa kanya eh. And ito tingin ko yung strengths ng isang Kelra na ang daming hero sa kanyang pool. Yeah, at mas magiging madali sa Omega to kung sakaling makuha nila yung Lunox. Pati maganda rin talaga, marami kang hero pool, mas ma-adjust, mas dadami yung option nyo for a playstyle. Maganda rin naman yung ano ah, yung ban ng Omega na backshot kasi pwede rin kasing maging backshot Corto. And madali nila makakancel yung real world manipulation, isang tama lang ng shield unity. Kanina nakita natin ang isang Akai. I think there's a chance na kunin pa rin to ng Omega given na kay Chakno din. Syempre yung Lunox ay isa sa mga considerations sa ngayon. It is gonna be great. Omega, I think naghanap sila ng isang Grok, of course, sa mga pwedeng gamitin. Yung Guardian's Barrier, alam naman natin na pwedeng pang-cancel yan sa isang ultimate ng Farsa. That's great. And of course, pang-initiate. Pero, okay. So, magiging gold lane Paquito. Oh, hindi. Grabe. Gold lane na Aldous. Gold lane na Aldous. Mm-hmm. That may be the possibility. Mm. So, Renju na. Renju Pacquiao. Oo. I'm thinking, kuha na yata ang Bren Esports ng mga tipo mga Sun sa ngayon. Pwede, gana eh. Kasi ang magiging playstyle ng Omega dito, laging mayroon chase sa chase phase dito ni Kelra. At ang dali lang rumisponde ng Omega dito. So they're expecting Ling and Aldo. Tingin ko, Kaja sa Bren. Okay, Kaja din. Yeah.
Or Lunox, perhaps? Yeah, yeah, Lunox. Alice. Ah, Alice. Okay, okay, okay. Nagkakuha na ng Alice. Para din naman talaga may pang-abot sila doon kay Edomax kung kakailanganin. Mm-hmm. Ngayon, Omega versus Bren. Tingnan nyo yung ating picks for this game. Looking at it, ah, pareho silang merong AOE isolation movement. Merong Feathered Airstrike yung side ng Bren. At meron namang real-world manipulation dito yung side ng OMG. Now, depending on how they move, meron mga pang-cancel, pero sino nga ba yung mas risk-free? Yung kay Grok ba? O yung ginagawa nila Lasty? Well, almost parehas eh. Kasi meron namang long-range na disable dito si Lasty, yung kay Kufra. Yung kay Chakmo naman, ang dami niyang pang-cancel ng Feathered Airstrike. Again, yung barrier, pati yung wild charge, depending pang knock-up. Tingin ko, mas mapapadali dito sa side ng Bren kapag kapag nakakuha sila si na magandang setup ng Rage and Revenge combo. Yun yung pwede nilang gamitin to start the fight. And yung wild charge naman, kasi tingin ko more on control sa mga objectives, pati sa jungles, yung ano, advantage naman ng Grok. Mm-hmm. Pero tandaan natin, this game is about risk. Sino nga ba ang mag-take niyan? This is Omega versus Bren, game number 2. Match point na ang Omega if they win game number 2. Tapos na ang series natin dito pa lang. Stack versus stack ang makikita natin dito sa parehas na teams. Aldous versus Alice. Kailangan iwan yung dalawang yan. Tingin ko, mag-farm lang na mag-farm. Kasi yung dalawang tanks natin ay... kailangan bantayan in a way yung kanilang mga jungler. So titingnan nyo, laging parallel yung jungler tsaka yung tanks ngayon for both teams. Yan ang pansinin yung movements ni Lasty tsaka ni Chakno. Mm. At si Renjo, nakikita niya rin si Flap eh. Kasi nakita niya na yan, na-ESP niya na. Sabi niya, ay teka lang, nagka-cut ng wave to. Kunin yung maliit. Kukunin niya yung maliit para kahit papano, si Ling dito, hindi niya din makuha yung levels niya mabilis. Exactly. Yes, nakuha niya yung purple, pero hindi yung levels. At baka dumating tayo sa point na hindi sapat yung level ni Ryzen para umabot ng level 4 bago lumabas yung Lord. Yep, ay, yung Turtle, not the Lord. Yeah, mahirap talaga yon. Kasi maghahanap ka ng ano eh, saan ka kukuha ng pang level 4 mo na jungle creep since hindi ka man pwede sa middle lane kasi nakokontrol ka agad yun ng reduction from the item. So, talagang mapapaikot, mas madidelay yung level 4. Tsaka nakakuha ng Lito eh, si Cartesi. So, malaki yung lamang yan. So, makakuha pa siya ng isang crab. So, definitely Cartesi winning this laning stage, yung unang-unang set of rotations for the junglers. With the help of his teammates, pati na rin itong si FlapTZ na kumuha nga nung maliit na minion. Uy! At habulin pa rin siya na dito ni Lasty. Lasty, even securing pati yung minion kasi hindi nag-level 4. Oh, si Ryzen! Level 3 pa rin siya. Lugi siya sa ano sa retry battle kung sakaling magkakalabanan. Si Cartesi almost level 5 na, quarter XP na lang kailangan siya. Wala pa siyang level 4. Kaka-level 4 niya pa lang. Pero alanganin siya sa retry battle. So position talaga, kailangan puwersahin agad ng Omega yung ano Turtle. Ibang klase yun, nag-ulti lang doon si Keldra and eventually Bernie Sports kumalas na lang din agad sila. Knowing din na walang purple buff si Cartesi at ayaw niya na ma nakaw yung kanyang purple buff since nandun naman din sa skilled lizard na si Ryzen. Kinatrasan na lang yung Turtle. Sabi nila, okay, hindi naman natin na kailangan specifically at this moment. Mas maganda, secure na lang natin yung rotation para kay Carl TV. Mm-hmm. And Flap, andito pa rin sila para alalayan si Carl. Nasa area pa rin sila. Nasa vicinity pa rin sila dito ng Turtle. Na if ever gusto nila i-commit to, pwedeng-pwede naman. At medyo malayo yung Ling. Wala silang information dyan. Guardians Barrier, nagkahulihan na. And Ryzen, with the retry. Nagkahulihan na, ladies and gentlemen. And that's going to be Cartesi going down. Flap, lumalabas sa may pinakagitna. Oh, Renjo, tatakbo na lang. At tignan mo kung ano mangyayari dito. Ryzen, gusto niya sana i-takedown talaga dito si Flap. Pero napapasok siya ng masyadong malalim. And damay din siya doon sa mangyayari. At eto na si Kelra, the choo-choo train! Let's go! Nilabas ang dragon. Nakakuha pa siya ng isang secured kill. Maganda yung positioning dito ng Omega. Talaga nahuli nila yung Bren Esports. I think si Ryzen din kasi maganda yung pagkaka-champo niya eh. Mas naging confident siya dahil dun sa may turtle buff. Again, that's additional shield. Yes. Plus magic attack and physical attack. So mas mataas yung burst potential. Pero dahil na rin dun sa vengeance ni FlapTZ, napatagal niya yung power spike or yung takedown at hindi agad nag-proc yung killing spree. And that gave enough time for Lasty to go for a revenge and rage combo. So, maganda yung sagutan ng dalawang teams. Makikita natin na talagang careful. Pero kapag nakahanap ng tempo, aatake.
Ling din nga lang ang problema para sa Brain Esports. Although nakuha din yung kill kay Ryzen kasi naging overaggressive si Ryzen, tatlong assist pa rin yung nakuha niya. Tapos may turtle buff pa. So yung mga unang ginawa nila kay napagpigil kay Ryzen ay hindi na masyado nagmamatter sa ngayon. It's almost even when it comes to our junglers. Tapos itong Omega, abante pa dahil si Kera nakakuha ng isang kill. And Aldous yan na kailangan ng mga early farm. Jack na doon, hinedbang yung pader para lang makatakas and he will be successful with it. Pero si Flap, kanina niya pa din kinakat itong wave ni Kelra. Talagang kinakat niya lang, sabi niya, kailangan maging present ako sa lahat ng laban, kaya magkakat ako na magkakat dito. Hindi naman nila ako pinapansin eh. Yeah. So ba't ako aalis? Kumbaga talagang steady pulso lang din naman yung ginagawa ng mga teams dito. Pero sobrang interesting nga kasi si Ryzen nakuha na niya yung Demon Hunter Sword, so mas mataas yung mas nagiging confident siya with the life steal at yung additional damage pag mas makulat yung kalaban. Ryzen mabilis ang kanyang mga kamay pero nandoon pa rin yung factor ng burn damage, kaya hindi talaga siya makakatakas. And that was a great move para kay Pew. Yep. Na minakahan niya muna ng first kill, tsaka siya gumamit ng Predator Airstrike. Sabi ni Pew, welcome to the league. Welcome to the league. Medyo na namama doon. Kasi kung papansinin mo, na-predict talaga ni Pew yung pangalawang Predator Airstrike niya. Kasi normally, di ba, ilalagay mo na medyo forward. Tapos, ginawa ni Pew, ay, teka, parang magbaback to ng konti. In his case, back. Kasi parang papunta sa kanya, parang ganun. So parang yung kanyang, yung pangalawang feather dare strike ni Few, medyo ano yun, gala, pang veteran yung ano yung feather dare strike niya. Nakita niya talaga at yun na, it was enough. Two feather dare strikes, so syempre first kill and second skill combo. Nakuha na ni Few yung kill. Predict si Diaz. Predict si Diaz. Predict si Diaz. Renjo, kamuntikan mahuli, pero naipit siya sa bouncing ball. And yung Guardian's Barrier, ang ganda kasi kinailangan pa ni Few umikot para makaalalay dito sa kanyang mga teammates. Turtle is the next target for the side of Bren. May sagot ba dyan yung side ng Omega? Nandito sa area si Ryzen at pwede silang lumaban. Shaknu, nasa may pinakalikod na naman, and this is vintage Shaknu. Kinala natin siya na talagang kaya niya mang mama, pero ngayon, yung pangmamama niya, hindi yata mag-work. 1/4 HP ang natitira sa kanya. Nag-around the world yung turtle. Oo nga, umiikot eh. Nag-world tour. Nag-world tour. Men, pero ano ha, ang ganda ng ginagawa ng Omega dito. Gustong gusto ko to. Kasi, again, pinipwersa nila si Kelra na umalis sa lane. And look at this. Renjo, naipit siya kung saan siya nadala. And yun nata ay natong around the world. Crazy! Ang binunggo ni Kelra. And this is going to be Omega collapsing sa mga tao na nasa side ng Bren. And Few, tatakas na siya, magiging ibon na siya na malaya. Ayaw niya nang sumali sa laban. Ang ganda rin ng trade ng Omega dito, kahit na takedown si Renjo, nakakuha sila ng magandang trade-off at nakakuha din ng maraming stacks dito si Kelra. So babalik na din ako dun sa point ko kanina na before mag-replay, tinmikitin natin eh. Magmaganda yung pasok, wala si Kelra sa equation at madali makaka-responde si Kelra sa using his chase fate. Wala pala dun si Alice. So laging 4 versus 5 yung situation at laging nakaka-follow naman si Ling. Ito yung tinatawag natin, may panibagong word tayo ngayon sa MLBB. Ito ang tinatawag na retake. Omega, dalawang turtles yung kanilang niretake. Yung una, successfully na nakuha. Yung pangalawa, ganun din yung plano nila. Hinihintay nila yung Brain Esports na magsimula dun sa turtle, yung unang pupwesto, and then sila yung parang kukontra. Kasi makakalamang yung team na nag-retake kasi maglalasit, magre-retry na lang yun eh. And then, pwede mo na i-focus yung heroes afterwards. And that kill is brought to you by Lusty, pati yung replay is brought to you by Oppo. Nakikita niyo kung paano nila ginawa yung pag-takedown na yon. At ang magiging biktima doon ay si Kelka. Pero gusto pa nila lumaban. Lasty na ibit sa may pinakalikod ng Tempest of Blades. Renjo, gusto talaga lumaban. Gusto talaga sumapak. Kung sapak-sapakin mo. Oh, wala, wala. Hindi kaya. Hindi kaya ng suntok para sa suntok. Pero si Chakto na naman. With that, ultimate, pinning down si Carl TZ. And do take note, 0-3-1. Ito si Carl TZ. Pero si Ripo, kailangan mag-ingat dito kasi pag na-takedown siya ulit ng Omega, mas mahirap makabawi. Kasi again, ano pa rin to eh, alis pa rin to, kailangan talaga ng stacks eh. 8 minutes pa lang din naman, pero yung action, laging binabato ng Omega. Laging pinapwersa ng Omega na sumama si Ripo sa team fight. Kaso alam nila eh, kaya sobrang bigat ng responsibility dito ni Few na lagi siyang sumama sa team fight. Kailangan nila magic damage. Pero kung iisipin mo din kasi, si Ribo naman, unti-unti lang yung nag-scale up eh. Pero kasi ang problema, stalker yung laban eh, tumax.
tinamaan ng Varied Airstrike. At eto na nga ang laban, Bren Esports. Sinahabol si Pew. So may pinakalikod. Yung Ibon, hinabol ng UFO. Op, nandiyan sa may pinakababa. Guardians Barrier, nahuli yung apat. Pero hindi kinakaya yung damage output. Ryzen will use the Shake and Bake dun sa may side ng Bren. Tatakas. Wala masyadong energy. Lightness itong si Ryzen. At dahil doon sa maliit na moment, uy, naku, naspatan pa siya. At yung purple buff niya, kinukuha na. Si ano pa, si Ribo ano, pa? Ni Ribo. Mm-hmm. Oy! Siya pa yung na-takedown! Hindi siya makaalis doon sa spot na yun kasi wala na siyang energy. Oo. And Ribo, prime position doon sa may area na yon. But Kelra, meron siyang sagot. At ang sagot na yon ay sapak din. Sinapak din. Pati ang ganda ng ano doon, inactivate talaga ni Ribo yung kanyang Blood Oath. Alam niya natatamaan si Ryzen doon sa may gilid ng ano ng wall. Uy. Grabe yung mga suntok ng Omega, no? Literal? Oo. Di ba one shot Omega to? Wow. Ngayon, one punch Omega. One sapak Omega. Brawler, no? Si Renjo, sumasapak din kasi. Sumasapak din. Oy. Ang dami nilang suntok. Suntok pa kasi suntok. Suntok pa. Ibang klase itong Omega yung nakita natin na ginagawa nila laban sa Bren Esports ay hindi sila nahihiyang makipaglaban. Well, alam naman din kasi na may konting lamang si Ratch. Of course, meron silang burst damage dahil dun sa kanilang Ling as well as this Aldous. Ngayon lang si Ryzen ay nakokontrol ng Bren. And yung Bren Esports, unfortunately, kailangan nilang pumili. Sino lang ba yung pwede natin control? It's gonna be Ryzen ba or si Kelra? Kasi parang kailangan nilang i-allocate pa yung resources nila into killing just one hero mula sa Omega. And if you're looking at their lineup, parang wala din sila talagang pangpatay kay Kelra. Unless, of course, magkamali si Kelra ng sobra-sobra. Pero just the burst damage, ano yung hinahanap natin? Na kasi may shields ang isang Aldous at wala silang parang pang-contra dun sa side na yun. Yeah, pati magiging ano, magdadalawang isip talaga si Lusty. Who to control? Kasi kung sakaling si Kelra ang kukontrol nila, si Ryzen naman makakaikot, makaka-define sword ka agad na mabilisan. So, ang laking struggle. And tingin ko na kukulangan sila ng CC, depende siguro kung kasama si Flap. Let's take a focus sa Bren Esports. Meron pa rin naman silang capability to take down Kelra. Even if Kelra is at 5-1-2. Andito pa rin si Ribo. Kaya pa rin nilang ano eh, kaya pa rin nilang gulatin dito yung side ng Omega eh. Yeah. At maganda na rin na si Ribo yung kumuha ng purple buff. It means mas mabilis yung cooldown at mas mababa yung mana cost ng mga spells niya. At yun yung gustong-gusto ni Ribo. One of the best na heroes or na pwedeng bigyan ng purple buff kapag medyo alanganin or dehado yes. kayo sa mga team fights eh. Blood O. Mas marami kang makaka-stun ng AOE. So I think this is a good move, a wise decision for Bren Esports. Bren Esports. Unti-unting nawawala sa kanila yung larong to. Ano nga ba yung magagawa nila unti-unti para makabawi? I for one think that etong Lord na to will be important sa kanilang pag-comeback dito sa laro. Kailangan nila install yung game pa. If ever Omega gets this, this is a Luminous Lord. 12 minutes into the game na tayo. This might be the final nail in the coffin. Ito na yung tatapos sa series na to. Well, again, to answer your question, Butters, no, ano yung mga ways na pwedeng gawin ng Bren Esports para magkaroon ng comeback? Tingin ko nakuha nila. Carl TZ, kumuha na siya ng Wind of Nature. Again, nagbibigay siya ng oras eh. Itong Wind of Nature kasi nagbibigay siya ng oras para it's either to reposition yourself or kung sakaling mga alanganin ng mga clutch timers, especially up against the high burst physical damage heroes like Ryzen and Kelra. So, it will give you time na mag-blink or gamitin yung entropy or kung sakaling na-disable ka ni Renzio. Malaking bagay ito. So, kailangan lang nila magkaroon ng isang magandang stun, ng isang magandang setup. Tingin ko, Rage Revenge combo ni Lusty plus Blood Owner Rebo, enough na yun para mag-burst ang nag-damage yung Bren Esports. Tignan mo yung ginagawa ng dalawang tank nila. Talagang nagiging information seeker sila dito. Si Chakno nandun sa may kabilang side at si Lusty naman malapit kay Ryzen dun sa may Lord. Ngayon, hindi pinapalapit dito nung side ng Omega. Yung Bren Esports, Lord will go to the side of Omega. Lusty, siya ang tutumba and that is going to be the Lord to take. Siding Omega at pagka lumabas yung Lord, you can expect na magdidikit-dikit na sila. This game is, bigla mo ba paisip, ito yung games na ayaw mong maging isang parang marksman ka. In this case, itong si Carl TZ.
Imagine, Ling pa nga lang problema mo na. Ling is the one of the classic counters sa mga marksman. And mayroon pa isa yung Aldous. Kasi mababurst mo talaga, hintayin mo lang. And kahit mag-Wind of Nature ang isang marksman, that will not be enough. Kasi gagawin lang naman ni Ling, hintayin mo lang naman. Mm-hmm. And in this case, dahil dalawa sila, pwedeng mauna si Ling, tas or mauna si Aldous. Ang dami nilang ibang iba't ibang approach sa side ng Bren Esports. Particularly kasi ang pinili ng Bren Esports ay jungler na marksman. At dahil pinili nila ang isang Nathan plus Alice Combo, alam nila na, alam ng Omega na walang pang early ang Bren Esports, which means na pwede rin silang mag-double late game composition, which in this case is the Ling and the Aldous. And even if hindi naging ganun kaganda in the kills department yung performance ni Ryzen for the first few minutes into the game, dahil nagda-drag out yung laro, I do agree with you guys as well na nakukuha niya pa rin yung gold na kailangan niya para makahabol sa items, and by that time, kumbaga, kaya niya na mag-burst down ng isang Nathan eh. Yeah, saktong-sakto talaga yung, ano, yung pagkaka-explain ni Wolf kanina. Alam ng Omega na scaling yung mga heroes ng Bren Esports at nakakapitalize ito ng Omega. Pero ang tingin ko, yung sa Bren Esports naman, ilang beses na rin kasing natitake down si Carl TZ. Current KDA niya is 031. Pero kapag nagkaroon ng mistake ang Omega... Jack 2-3 man knock-up! At ito na yung laban, Wind of Nature ginamit ni Carl TZ. Would it be enough? Sumagot si Rusty with his own play! Oh my goodness! Carl TZ is still alive! Not for long though! Andito si Kelra, ang tatapos ng lahat! Si One Punch Man! Kelra! Oh, lutungan! Ang lutong ng batok, ng pagkabatok ni Kelra sa mga members ng Bren Esports. Pero yeah, talagang hindi enough talaga yung Wind of Nature para suportahan yung dalawang physical damage ng Omega. Nakita natin na sinulungan din siya ni Lusty gamit yung kanyang ultimate, but hindi talaga enough. Lagi nandun din si Chakno para basagin yung current composition or yung position mismo ng Bren Esports. Now remember, yung points na nakahang dito sa game na to, this can save you or this can put you in a bad spot. Now, Bren Esports, they have to fight this. They have to get at least a point para kahit paano yung gumanda ang kanilang pwesto. But Omega, alam nila na mas kailangan nila to. And right now, they're showing just that. Mas gutom sila ngayon. Omega is at 7th place sa ngayon with 13 points. Ang kanilang kasunod, 6th place na dyan ang Bren Esports. Pero yung Bren Esports, isang puntos lang ang lamang sa Omega. At ang Bren Esports, mas marami ng isang series over Omega. Kuwag na tuloy ang 2-0 na to mula sa Omega. Ibababa ng Omega ang Bren sa 7th place. At mas magiging komportable pa sila. Kasi meron pa silang tatlong games after this match. This is a must-win para sa Bren Esports. Kung gusto nilang makapasok sa playoffs, kailangan nilang may panalo ang game 2 na to at ipwersa ang game number 3. It's gonna be difficult. Maraming salamat sa iyo, Man of Focus, Wolfcast. Maraming now, salamat sa iyo, Man of Money. Joke lang. Man of Gene. Ngayon, looking at the pressure naman, grabe-grabe naman yung pressure para sa side ng Bren Esports. What do you think is going through their heads right now, TDZ? Pressure talaga. Nagpa-pressure ng Bren Esports ngayon, lalo't wala na silang outer turrets at napaasok na rin yung, na-penetrate na ng Omega yung bottom lane nila. So, mapupwersa ngayon ng Bren Esports to split. Kailangan nila mag-manage ng lane. Kaso sobrang hirap kasi lagi nandun si Chakno na pwedeng sumugod ka agad with the wild charge. Hindi pwedeng maging sobrang agresibo ng Bren sa current phase ng game ngayon. So, tingin ko, sabi ko rin kanina, kailangan nila mag-abang ng isang pagkakamali sa position sa side ng OMG. Kaso sobrang hirap kasi ang bilis ng race back eh. Ikaw ba ay nagsasuggest, TDZ, na kailangan mag-counter-initiate na yung Bren? Wala na ba sila sa form ngayon para mag-set up ng sarili nilang fight? Well, kaya nila. Ang pinaka-importanting factor dito ay si Lusty. Mahuli niya agad si Ryzen. Ma-disable nila yung retribution at makuha itong Lord na to para ma-push out yung lanes. Naku po, si Flap, kamuntikan mahuli ng triangle offense. Tatlo yung pumunta sa kanya, pero ito na ang laban. Rebo, nag-aabol na sila. Carl Dizzy, ang next target! Oh my goodness! Chuck Mamba! Chuck attack! Pero grabe pa rin yung ginawang damage si Pidon! Ryzen, nasa may gitna, nagkatalunan na! And Lusty will run away! Rebo ang nag-iisang tumumba dun sa laban na yun!
napaka-importante nung kill na yun kay Ribo because this means Omega definitely can take the Lord once again. Napakaganda nung choreography na Omega. Imagine mo, palipad doon si Kelra nung palapit na siya doon sa kanyang ultimate, sa kanyang chase fate, nag-ultimate din doon si Chacto gamit yung sprint tapos wild charge, which meant na masusuntok at masusuntok talaga nila. Kasi Bren Esports, sabi nga ni Butters, maganda din yung ginawa ni Few. The damage was there at meron din control mula doon kay Lasty. So talagang pare sa teams nagpakita ng gila sa kanilang parehas na skills. Yun nga lang, si Ryzen nakatakas doon. Tapos si Kelra sumuntok na lang din. And like we said, kulang yung damage ng Bren Esports sa side ng Omega. We need to see the items kasi tingin ko dito natin makikita kung bakit ganun kahina yung damage ng Bren. Let's go check the items in just a bit now, TDZ. Knowing na kanina, napihit ni Few yung tamang ano, tamang timing ng Feathered Airstrike. Do you think kung hindi niya nagawa yun, that could have meant the end para dito sa series na to? Kasi talagang ano eh, napatakbo lahat ng side ng Omega. Definitely. Pati maganda rin kasi yung pagkakapwesto ni Few dun eh. Pumwesto siya sa may pinakalikod ng wall na ang hirap, nanghihirap puntahan. Kaya nagkaroon din ng opportunity yung Bren Esports na mag-deal ng damage. Kaso hindi pa rin talaga enough. At nakikita natin ngayon, kailangan mag-play careful! Kelra going in! Lasty, gumamit na rin ng ultimate para masalba yung kanyang mga kampe. Chacto with a two-man knockout sa may pinakalikod. Renjo Pacquiao! Immortality, mapapop. Nandun na yung Lord, tumutulong na sa kanila. Unti-unting lumalaban dito yung Bren. Pero kaya ba nilang pigilan to? Ryzen takes down Cartizzi. And that's going to be a 2-0 going to the side of Omega. Smart Omega.